Ang tiwalang minsang ibinigay natin sa isang tao ay pwedeng maging daan upang mapagsamantalahan ang ating kainosentihan. Kaya dapat na kilalanin nating mabuti ang mga taong nais nating samahan at pagkatiwalaan. Dear Papa Dudut, hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan sa atin ay dapat nating pagkatiwalaan. May mga tao kasi nagpapanggap na may mabuting motibo kahit ang totoo ay may masama silang motibo sa atin. Magandang gabi Papa Dudut at sa lahat ng mga loyal subscriber ng iyong YouTube channel. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Elisse, 29 years old, taga Mandaluyong at nagtatrabaho bilang isang social worker. Matagal na rin po talaga akong tagapakinig ng inyong channel. Kagaya ng ibang kaistorya na sumusulat sa inyo ay matagal ko rin pinag-isipang mabuti. Kung itutuloy ko ba ang paggawa nitong sulat ko para magbahagi ng aking kwento. At kahit na hindi biro ang mga pinagdaanan ko sa parteng ito ng nakaraan ko, babalikan ko ito para i-share sa inyo dahil sigurado ako na pwedeng maging inspirasyon ng kwento ko para sa mga naging biktima na kagaya ko. At para na rin maproteksyonan ang pribado kong buhay ngayon, ay marami po akong pangalan na mga tao at lugar na sadyang binago dito sa aking kwento. Masaya ang aming pamilya, Papa Dudut. Solong anak lamang ako ni na Papa at Mama, kaya naman nasa akin talaga ang buong atensyon at pagmamahal nila. Wala na nga akong mahihiling pa noon dahil parang bawat araw na magkakasama kami sa bahay ay maituturing ko na pinakamasayang araw sa buhay ko. Kaya lang Papa Dudut ay naisip ko noon na hindi pwedeng hindi dadaan ang isang pamilya sa isang pagsubok. At ang pinakamabigat na pagsubok siguro na pinagdaanan namin noon ay ang pagkamatay ni Papa dahil sa kanyang sakit sa baga noong nasa first year college pa lamang ako. Malaki ang nagbago sa bahay at sa buhay namin noon. Nawala na ang saya at mga tawanan na palaging naririnig sa buong bahay. Kasunod noon ay ang unti-unting paghihirap ng buhay namin ni Mama. Palagi niyang hindi na pagbibigyang bilhin ng mga bagong gamit na gusto ko, lalo na at malapit na ang pasukan namin sa school. Mama, ayoko pong pumasok sa school namin na ako lang ang may lumang bag at sapatos. Pagmamaktol ko nang sabihin ni Mama na hindi niya ako mabibili ng mga bagong gamit. Elisse, sigurado naman ako na hindi lang ikaw ang papasok na walang bagong bag at sapatos. Naka-State University ka kaya alam ko na marami kang kaklase na may mga magulang na kagaya ko. Yung mga magulang na marunong magtipid para makaipon at hindi mahirapan sa mga susunod na gastusin sa bahay. Wika naman niya. Mama naman eh. Ibili niyo na lang po kasi ako ng mga bagong gamit. Kung nandito lang si Papa, sigurado ako na hindi na kami magtatalo dahil naibili na kaagad niya ako ng mga gusto ko. Muling pakiusap ko. Anak, kalahating taon na nating hindi kasama ang Papa mo. Sana naman ay maintindihan mo na mag-isa na lamang akong kumakayod para sa ating dalawa ngayon. Paliwanag ni Mama. Yun na nga po eh. Kalahating taon nyo na rin pong pinaparamdam sa akin na naghihirap na tayo. Binawasan nyo na nga po ang allowance ko. Tapos pati ba naman ang mga gamit na kailangan ko sa school? Hindi nyo pa ibibigay sa akin? Kung huminto na lang po kaya ako sa pag-aaral ko, naiinis na turan ko. Yan ang hindi ko hahayaan na mangyari dahil kahit ang Papa mo ay hindi papayag na gawin mo yan. Elisse, hindi ko rin naman gustong nahihirapan ka. Kailangan ko lang din talagang gawin to dahil kung hindi, mas lalo tayong mahihirapan sa mga susunod na araw. O sige, para matapos na ang pagtatalo natin ito, gagawan ko na lang ng paraan na mabilhan ka ng bagong bag at sapatos.
Pero baka sa second week na nang pasukan ko yun magawa ha, dahil kailangan natin magbayad ng tubig at kuryente. Malumanay na wika ni Mama. Ibig pong sabihin ay papasok talaga ako ng school na luma ang bagat sapatos ko? Bakit naman kasi si Papa pang nawala? Kung siya ang kasama ko ngayon, sigurado kong hindi ako mahihirapan ng ganito. Hi, lalabas lang po ako at bibili ng fishball. Baka po sakaling mawala ang pagka-bad trip ko dito sa bahay natin. Naiinis pa rin paalam ko sa kanya. Papa Dudut, noong nabubuhay pa si Papa ay medyo na-spoil niya talaga ako pagdating sa material na mga bagay na gusto ko. Kaya nang mawala siya ay nahirapan po talaga akong mag-adjust. Lalo na at sa isang pabrika lamang nagtatrabaho si Mama noon. Palagi ko tuloy siyang naaaway kapag hindi niya naibibigay ang gusto ko. Kasi nga ay sinanay ako ni Papa na palaging binibili ang lahat ng request ko. Nang magsimula ang pasukan, Papa Dudut, ay nawalan talaga ako ng ganang mag-aral. Natuto ako magkating classes at sumama sa mga schoolmate ko na may mga bisyo. Nagkaroon din ako ng boyfriend noon pero hindi rin kami nagtagal dahil hindi ko gusto ang ugali niya. Tapos ay pinagpalit niya pa kaagad ako sa ibang babae. Mabuti na lamang at hindi ako masyadong seryoso sa kanya. Gusto ko lang din talaga noon na maramdaman kung paano ba magkaroon ng isang karelasyon. At makiuso na rin sa mga kaibigan ko na palaging may mga boyfriend. Hanggang isang araw ay nagkayayaan kaming hindi pumasok sa klase ng mga kaibigan ko. Tumambay na lamang kami sa isang building na hindi pa tapos gawin na nasa loob ng university. May kanya-kanya kaming hawak na yosi at masayang nagkwekwentuhan. Nang may nakakita sa amin na isang teacher na kaagad kaming nilapitan. Mabinis na nakatakbo pala yung mga kaibigan ko at ako lamang ang naiwan. Kaya ako lang din ang nadala ng teacher na yon papunta sa school namin. Tahimik na lamang akong sumunod sa kanya hanggang sa dinerecho niya ako noon sa opisina ng guidance counselor namin na si Sir Marvin. Doon ako nakiusap sa kanya na sana ay hindi na yon makarating pa kay Mama. Sige, ganito na lang Elisse. Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit hindi ito dapat malaman ng Mama mo. Wika ni Sir Marvin. Dahil wala naman talaga siyang pakialam sa akin. Pinapagalitan niya lamang ako kasi gusto niyang makita ng iba na mabuti siyang nanay kahit na hindi naman. Hindi nga niya maibigay yung mga bagay na gusto ko. Mabuti pa nung nabubuhay pa ang Papa ko. Wala akong ibang naramdaman mula sa kanya kung hindi puro pagmamahal lang. Dahil lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya sa akin. Hindi kagaya ni Mama na palagi na lamang niyang sinasabi na wala siyang pera kahit na alam ko naman na may laman ang wallet niya. Naiiyak na sagot ko. Okay lang mong malaman kung kailan pa nawala ang Papa mo? Muling tanong niya. Halos isang taon na rin po sir. Ang laki nga po nang nagbago sa bahay namin mula nang mawala siya. Minsan iniisip ko na lang na sana ay sinama na lamang niya ako kung nasaan man siya ngayon. Para hindi na ako nahihirapan ng ganito. Hindi po madaling mamatayan ang tatay. Mas lalong hindi po madaling maiwan ang mag-isa sa buhay. Kasi mula nang mawala si Papa, parang nawala na si Mama sa tabi ko kasi hindi ko na maramdaman ang pagmamahal niya sa akin. Pasensya na po sir kung naiyak na ako dito. Baka tuloy isipin ninyo na dinadramahan ko lang po kayo. Sagot ko sa kanya. Wala naman akong iniisip na ganoon pero sige. Hindi ko na ito sasabihin sa Mama mo para hindi na kayo magtalo pa sa bahay ninyo. Pero ayoko nang maulit ito ha. Ayoko nang makarating sa akin na hindi ka na naman pumasok sa klase mo. O naninigarilyo ka dito sa loob ng university. Paalala niya sa akin. Salamat po Sir Marvin. Promise hindi ko na po yun uulitin. Tugon ko naman sa kanya. Wala yun.
Ito ang panyo ko. Gamitin mo muna dahil basa na ng luha ang magkabilang pisngi mo. Eh, matanong ko lang. May boyfriend ka na ba, Elisse? Muling tanong niya nang makuha ko ang panyo mula sa kanya. Wala po, sir, sagot ko. Mabuti naman kung ganun, maganda ka kasing bata. Kaya sigurado ko na marami magkaka-interes, naligawan at mapasagot ka. Bata ka pa, Elisse, kaya sana huwag mo munang isipin ang tungkol sa mga bagay na yon, okay? Basta kapag kailangan mo na makakausap tungkol sa mga problema mo, puntahan mo lang ako sa opisina ko. Bilin niya sa akin. Papa Dudut, matagal ko nang kilala si Sir Marvin dahil siya ang guidance counselor sa school namin. Pero yun ang unang araw na nakausap ko siya. Hindi siya katangkaran, may timang balat niya, medyo malapad ang kanyang ilong at may kataban din ang kanyang katawan. Ang alam ko rin ay mas bata siya ng kaunti sa mama ko, pero mas mukha siyang matanda dito. Nang makausap ko nga siya ng araw na yon ay medyo gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Siguro kasi yun ang unang pagkakataon na may nakausap ako tungkol sa bigat ng nararamdaman ko. Nang dahil sa pagkawala ni Papa at pagbabago ni Mama. Para bang nabawasan ang mga tinik na nakatusok sa dibdib ko. Hindi lang dahil sa nangako siya na hindi na niya ipapaalam pa kay Mama ang pagkahuli sa akin na naninigarilyo sa loob ng eskwelahan. Kung hindi dahil sa mga oras na kasama at kausap ko, si Sir Marvin ay parang si Papa lang din ang kausap ko. Kaya ko rin siguro naramdaman yon dahil pamilyadong tao na si Sir Marvin. At alam niya kung paano ang makipag-usap sa mga anak niyang may dinadalang problema. Hindi kagaya ni Mama na palagi na akong sinisigawan kapag may hinihingi akong bagay sa kanya. Minsan kasi, Papa Dudut, ay kailangan ko lang talaga ng kausap. Kailangan ko ng isang tao na handang makinig sa mga problema ko noon. Habang tumatagal noon ay mas lalong napapadalas ang pagtatalo namin ni Mama, Papa Dudut. Mas nagiging palasagot din ako sa kanya at kahit na alam kong mali ay hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Ewan ko ba, Papa Dudut, kung bakit ang bilis-bilis kong magalit. Lalo na kapag hindi niya na ibibigay ang simpleng bagay na hinihingi ko sa kanya. Minsan din ay nakapagsasalita na ako ng hindi maganda kay Mama. At kahit alam ko at nakikita ko na nasasaktan ko na siya ay parang wala pa rin akong pakialam sa kanya. Hanggang isang Sabado ng umaga ay muli kaming nagkasagutan dahil hindi ko nalinis ang bahay habang namamalengke siya. Umuwi siya ng bahay namin at tambak ang labahin. Ang ligpitin sa kusina at makalat din sa loob ng kwarto ko. Kagigising ko lamang din noon nang sermonan niya ako. Kaya kaagad akong nainis. Ang mga gawaing bahay na nga lang daw ang tanging maitutulong ko sa kanya tapos ay hindi ko parang magawa ng maayos. Nagiging pabigat na raw ako sa buhay niya habang tumatagal at hindi na raw niya alam ang gagawin para raw makinig ako sa kanya. Hindi ko na naiintindihan pa mga sumunod na sinabi niya, Papa Dudut. Umalis na kasi ako sa harapan niya nang walang paalam at pumasok sa kwarto ko. Nagpalit lamang ako ng damit na pangalis noon bago ako lumabas ng bahay namin. Tinatanong niya pa noon kung saan ako pupunta pero hindi ko na siya nilingon pa. Pigil ang mga luha at inis na lumabas ako ng bahay namin, Papa Dudut. Dumiretso ako sa mall noon at tumambay sa may food court. Nakita ko doon si Sir Marvin at naikwento ko sa kanya ang naging pagtatalo namin ni Mama. Pinayuhan niya ako at nakwento niya rin ang mga nagiging pagkatalo nila ng anak niya kaya medyo naiintindihan niya ako. Mautak din po pala ang anak ninyo, mukhang magkakasundo rin kami. Natatawang komento ko. Siguro nga kasi may katigasan din ang ulo ng panganay ko. Maiba ko, wala ka ba talagang ibang hinihintay ngayon dito? Baka naman mamaya ay hinihintay mo ang boyfriend mo tapos hindi lang siya makalapit dito dahil kasama mo ko ngayon. Pag-uusisa pa niya.
Wala po talaga akong ibang hinihintay dito sa food court. Saka wala rin po akong boyfriend ngayon. Nakangiting sagot ko. Wala kang boyfriend ngayon? Ibig sabihin na nagka-boyfriend ka na? Tanong ni Sir Marvin. Opo, pero isang beses lang po at saglit lang po yun. Tugon ko. May nangyari na ba sa inyong dalawa? Diretsyong tanong niya. Wala po sir. Medyo naiilang na sagot ko. Pero nahawakan niya ba ang kamay mo? Saka nahalikan kanya sa mga labi? Elisse, huwag kang mailang sa mga tanong ko dahil normal lang na tinatanong to ng isang guidance counselor na kagaya ko. Parang ko to para mas maging komportable ka na kausap at kasama ko. Kaya ayos lang na sabihin mo sa akin ang totoo. Wika niya. Nahawakan na po niya ang kamay ko saka nahalikan na rin po ako ni Gerald. Pero saglit lang po yun, as in parang yung tinatawag nilang smack na halik. Ganun lang po sir, pagkukwento ko. Mabuti naman kasi napakabata mo pa para gawin yun. May tamang oras para sa mga ganong bagay at isa pa, mas mabuting pag-aralan mo muna ang tamang paghalik bago ka pumasok ulit sa isang relasyon. Bilin pa ni Sir Marvin. Papa Dudut, bago nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Sir Marvin noon ay umorder muna siya ng pagkain na para sa aming dalawa. Nang makabalik siya sa table namin na may dalawang tray ng pagkain at inumin. Sinabi niya na maaga siyang nagsimba at dumaan talaga siya sa food court ng mall para mag-almusal. Doon niya ako nakita kaya nilapitan na niya ako kagad. Habang kumakain kami at nagkwekwentuhan ay medyo naiilang ako nang mapunta ang usapan namin sa kung paano sila nagroromansahan ang kanyang asawa, Papa Dudut. Ikinuwento ni Sir Marvin na madalas daw ay nawawalan siya ng gana kapag nagsisiping sila dahil wala raw alam sa kama ang misis niya. Mas maganda raw talaga sa babae ang may alam pagdating sa pakikipagtalik para hindi siya iwanan ng kanyang asawa. Wala pa akong masyadong alam tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Wala pa rin naman akong masyadong pakialam noon sa ganung usapin. Pero ang sabi ni Sir Marvin ay dapat daw ay bukas na ang isipan ko sa ganung bagay. Paraan daw yon para hindi ako iwanan ng susunod na magiging boyfriend ko. Pagkatapos naming kumain ay namasyal kami saglit sa department store at binili niya ako ng bagong damit, bag at sapatos. Naikwento ko kasi sa kanya na matagal na akong walang mga bagong gamit. Kaya hindi ko na rin tinanggihan pa ang mga binili at binigay niya sa akin. Nang makauwi ako sa bahay ay hindi na ako masyadong kinikibo ni mama na tahimik lamang habang nagluluto ng ulam para sa hapunan. Paraan niya siguro yon para hindi na lumaki pa ang pagtatalo naming dalawa. Sinadya ko rin itago mula sa kanya ang mga bagong gamit ko dahil ayokong mag-usisa pa siya noon. Naulit din ang pagkikita namin sa mall ni Sir Marvin, Papa Dudut. Madalas niya akong binibili ng mga pagkain at gamit na gusto ko kapag nagmo-mall kami. Sa school naman ay nagngingitian lamang kaming dalawa kapag nagkakasalubong. Pero kapag kaming dalawa na lamang ang magkasama sa mall ay sobrang close namin sa isa't isa. Na pareho ng closeness ko noong nabubuhay pa ang papa ko, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay niyaya niya akong manood ng sine. Pero sa halip na sa sinehan niya ako dinala ay sa isang kwarto na may malaking TV dahil mas maganda raw ang lugar na yon at mas masarap ang mga pagkain doon. Elisse, ang sabi mo dati isang beses ka palang nahalikan ng ex-boyfriend mo, hindi ba? Alam mo siguro hindi niya nagustuhan yung pagsagot mo sa halik niya. Kaya hindi na niya inulit pa yon. Wika ni Sir Marvin. Hindi ko lang po alam kasi hindi naman po ako bad breath eh. Natatawa ang sagot ko. Wala naman yun sa bango o baho ng hininga. Nasa paraan yon kung paano ka gumanti ng halik sa partner mo. Gusto mo bang turuan kitang humalik ngayon? Tanong niya. Po? Hindi na po sir. Ayos lang naman po kahit na hindi po ako marunong eh. Naiilang na sagot ko. Hindi ayos yun Elisse. Dahil hanggat hindi ka marunong gumanti ng halik, walang boyfriend ang tatagal sa'yo.
Saka hindi ka na bata, pwede ka nang mabuntis eh. Pero huwag ka mag-alala. Sa gagawin ko na ito ay hindi ka mabubuntis. Tuturuan lang kita ng mga bagay na alam ko para kapag pumasok ka na sa isang relasyon. Ikaw nang hahabul-habulin ang boyfriend mo at ng ibang lalaki. Kapag nalaman nila kung gaano ka kasarap humalik. Maniwala ka sa akin, Elisse. Ang halik at pakikipagtalik ay parte ng relasyon na dapat mong pag-aralan para hindi ka masaktan sa huli. Ano, payag ka na bang turuan kita? Tanong pa niya. Sa huli, pumayag na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Hindi na ako tumanggi pa ng halikan ako ni Sir Marvin sa mga labi ko, Papa Dudut. Waba ang mga halik na yon sa leeg ko na nagdulot ng matinding kiliti at kuryente sa buong katawang ko. Hanggang sa hindi ko na namamalaya noon na unti-unti niya na pala akong hinuhubaran. Nung halos wala nang saplot ang katawang ko ay nagsimula na akong tumanggi sa gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Pero malakas po ang convincing power ni Sir Marvin at muli niya akong napaniwala sa mga sinasabi niya noon. Na wala namang mali sa ginagawa naming dalawa at tinutulungan niya lamang ako na matuto ng mga bagay na hindi pwedeng ituro sa school pero kailangan kong malaman. Sinabi sa akin ni Sir Marvin na kailangan kong sundin ang lahat ng sasabihin niya dahil mas matanda siya sa akin at isa siyang guro, Papa Dudut. Sinabi rin niya na kailanman ay wala siyang ituturo na mali sa akin. May pag-aalinlangan man sa isipan ko ay tuluyan pa rin akong bumigay sa gustong mangyari ni Sir Marvin at yon ang kagustuhan niyang makuha ang pagkabirhen ko, Papa Dudut. Nang matapos kami sa ginagawa namin noon sa loob ng apartel ay doon ko napatunayan na totoo pala ang mga nababasa ko sa pocketbook tungkol sa unang beses ng pakikipag-sipping. Na masakit yon pero masarap. Nakita ko rin ang bahid ng dugo sa puting kutsyon ng kamang hinigaan namin na isang senyales na hindi na nga ako birhen. Gusto kong maiyak na mga oras na yon na hindi ko maintindihan. Nang mapansin ni Sir Marvin na nakatitig ako sa bahid ng dugo na nasa kama, sinabi niya sa akin na walang dahilan para magsisi o maiyak ako. Dahil tama lang daw na pinagkatiwalaan ko siya at sumunod ako sa mga sinabi niya. Hindi niya raw sisirain ang tiwala ko dahil isa siyang guidance counselor. Kaya dapat daw na palagi ako makikinig sa kanya dahil wala siyang kahit na anong maling bagay na ituturo sa akin. Naulit pa ang mga ganong pangyayari sa pagitan namin ni Sir Marvin kapag wala kaming pasok sa school, Papa Dudut. Sa tuwing magkikita kami, palagi niya akong binibili ng mga bagong gamit. Kumakain kami ng masasarap na pagkain at dumadaan muna kami sa isang apartel bago umuwi. Masaya naman ako ng panahon na yon dahil nakukuha ko ang mga bagay na gusto ko. At ang paniniwala ko noon ay walang mali sa ginagawa namin ng guidance counselor ng school namin. Nang minsan kaming magkasama ng pinsang kong si Clara ay naikwento ko sa kanya ang tungkol sa ginagawa namin ni Sir Marvin, pati na ang bagay na itinuro niya sa akin. Alam mo, Elisse, naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Kamot ulong wika ni Clara na kinatawa ko naman. Okay, sige. Lilinawin ko na ang kwento ko. Ganito kasi yon. Close kami ni Sir Marvin. Siya yung guidance counselor ng school namin. Minsan lumalabas kami, nanonood ng sine, tapos pinagsha-shopping niya ako. Kaya palagi ako may mga bagong gamit ng dahil sa kanya. Kwento ko pa sa kanya. OMG, Elisse, huwag mong sabihin na may relasyon kayong dalawa. Ilang taon na ba siya? Pag-uusisa pa ni Clara. Halos kaedad na rin siya ni Mama pero wala kaming relasyon. Mabait lang talaga siya. Tugon ko naman. O eto, isang tanong na lang to, Elisse. May nangyayari ba sa inyong dalawa ni Sir Marvin na yan? Tanong pa ni Clara. Ha? Usal ko dahil hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Bakit hindi ka kagad nakasagot? Isang tanong lang naman yun eh. Huwag mo sabihin na tamang hinala ko na may nangyayari sa inyong dalawa, ha? Tanong pa niya. Oo,
Paminsan-minsan lang naman yun kaya walang mali doon, Clara. Lalo na at wala namang kaming relasyon ni Sir Marvin. Nauutal na sagot ko. Kung may relasyon kayo o wala, mali pa rin kung ano man ang nangyayari sa inyong dalawa. Lalo na kung pamilyado pa siyang tao. Alam mo bang sexual grooming ang tawag sa ginagawa niya sa iyo? Kinukuha niyang tiwala mo tapos inaabuso niya ang pagiging inosente mo. Naku Elisa, ngayon pa lang itigil mo na yung ginagawa mo at magsumbong ka na sa mama mo bago ka pa tuluyang mapahamak ng dahil sa matandang yon. Payo naman ang pinsan ko. Papadudot, aminin ko na hindi ako pamilyar noon sa ibig sabihin ng sexual grooming. Kaya naman mas naliwanagan ako nang bigyan pa ako ng iba pang paliwanag ng pinsan kong si Clara tungkol doon. Marami pa siyang sinabi sa akin na naging daan para unti-unti ko ma-realize na lahat ng sinabi niya ay tumutugma sa ginagawa sa akin noon ni Sir Marvin. Mula sa pakikipag-usap sa akin ni Sir Marvin, pagkuha niya ng tiwala ko hanggang sa tuluyan nang may mangyari sa aming dalawa. Maghahalong takot at pagka-guilty ang naramdaman ko noon. Dahil namulat na ako na mali talaga ang ginagawa naming dalawa. Pero hindi ko rin alam kung paano ko dapat tatapusin ang kung anumang namamagitan sa aming dalawa noon ni Sir Marvin. Kaya nang kinahapunan ng araw din na yon, na magkasama na kami ni Sir Marvin ay hindi na ako halos makaimik sa tuwing kakausapin niya ako. Saglit lamang kaming namasyal, kumain sa labas at mabuti na lamang ay hindi na siya nagaya na pumunta kami sa isang apartel dahil ayoko nang may mangyari sa aming dalawa. Siya na rin ang nagsuggest noon na iyahatid na niya ako pa uwi sa amin dahil mukha naman daw masama ang pakaramdam ko ng oras na yon. At bago ako bumabalang sa sasakyan niya ay sinabi ko kay Sir Marvin na ayoko nang ituloy ang kung anuman ang namamagitan sa aming dalawa. At kagaya ng inaasahan ko, hindi siya pumayag. Kaya bumaba na lamang ako ng kotse niya, Papa Dudut. Elisse, sandali lang. Sabi ng sandali eh. Paghabol ni Sir Marvin sa akin kasunod ang mahigpit na paghawak niya sa braso ko. Aray sir, nasasaktan po ako. Bitawan niyo po ang braso ko. Wika ko. Hindi, sumama ka sa akin pabalik ng kotse ko at doon tayo mag-usap. Paghila pa sa akin ni Sir Marvin. Pilit akong nagpumiglas hanggang sa biglang dumating si Mama. Hoy, bakit mo kinakaladkad ang anak ko? Kidnapper ka siguro, no? Bitawan mo nga ang anak ko, bitawan mo si Elisse, bitawan mo siya. Sigaw ni Mama kasunod ang paghampas niya kay Sir Marvin. Aray, aray! Pwede po bang tigilan niyo na ang paghampas sa akin ng bag ninyo? Pigil ni Sir Marvin. Mama, huwag niyo po ako ibibigay kay Sir Marvin. Pakiusap ko bago ako nagtago sa may likuran ni Mama. Sir Marvin? Teka, natatandaan na kita. Ikaw yung guidance counselor sa school ng anak ko. Sandali nga, ikaw din ba yung may-ari ng kotseng lagi naghahatid sa anak ko pa uwi? Huwag mong sabihing ikaw din na nagbibigay ng mga bagong gamit palagi sa anak ko. Tanong ni Mama. Umami naman kaagad ako dahil ayoko na talagang sumama sa guidance counselor namin. Walang yakang lalaki ka, napakahayop mo. Pati ba naman anak ko ay pinagsasamantalahan mo? Sigaw ni Mama. Mrs., hindi ko po pinagsasamantalahan ang anak ninyo dahil palagi siyang kusang sumasama sa akin. Bakit hindi siyang tanungin ninyo? Hindi ko siya pinipilit sa mga ginagawa namin kaya wala kayong karapatan na pagbintangan akong pinagsasamantalahan ko si Elisse. Wika naman ni Sir Marvin. Pero alam mo pa rin na mali yun. Dahil bukod sa guidance counselor ka na dapat na nagtuturo ng kabutihang asal sa mga estudyante ng school ninyo, halos anak mo na rin tong anak ko. Tandaan mo itong lalaki ka. Ide-demanda kita at gagawin ko ang lahat hanggang sa mabulo ka sa bilangguang hayop ka. Walang yaka. Walang yaka talaga. Walang yaka. Sigaw pa ni Mama. Papadudot, dahil pinagtitinginan na kami ng ibang tao sa kalsada ay umalis na rin noon si Sir Marvin sa lugar namin. Niyakap naman ako ni Mama at sinabi niya na wala nang sino man ang makapananakit pa sa akin. Nang makauwi kami ng bahay ay nalaman kong matagal na palang napapansin ni Mama ang tungkol sa mga bagong gamit ko at sa kotseng naghahatid sa akin pa uwi. Hindi na lamang daw siya nag-uusisa dahil ayaw niyang magtalo pa kaming dalawa. Iniisip niya na lamang daw noon na baka galing lamang yon sa mga kaibigan ko.
Sinabi ko na rin kay Mama ang lahat ng tungkol sa amin ni Sir Marvin Papa Dudut. Nang akala ko talaga ay walang mali sa mga ginagawa namin noon ng guidance council or ng school namin. Nakala ko ay pwede ko talagang pagkatiwalaan si Sir Marvin. Naiyak na rin si Mama noon sa galit ng matapos ako sa pagkukwento ko. Humingi rin ako ng sorry sa kanya dahil alam ko na ang pagrebelde ko ang punot dulo ng lahat ng problema namin. Niyakap ako ni Mama at sinabi niya na wala akong kahit na anong kasalanan. Nangako rin siya noon na gagawin niyang lahat para mapagbayaran ni Sir Marvin ang mga kasalanan niya sa akin. Papadudot kaagad na nagsampa ng kaso si Mama laban kay Sir Marvin pero naging mabagal ang proseso ng lahat. Hindi na rin muna ako noon pumasok sa school namin habang tumatakbo ang kaso. Kaya lang hindi rin pala basta-basta nagpapatalsik ng isang teacher ang school kahit na may malaking katibayan na ng pangmumulestya laban dito. Marami pa raw ang pagdadaanan bago ito tuluyang mapatalsik. Mabuti na lamang at may mga kagaya kong estudyante sa school namin ang naging biktima rin ng pangmumulestya ni Sir Marvin. Nagsampa rin sila ng kanya-kanyang kaso kaya kahit papaano ay mas mabilis na umusad ang katarungan para sa aming lahat. Nabalitaan ko rin noon na iniwanan na si Sir Marvin ang kanyang asawa at mga anak at makalipas lang ng isang taon ay tuluyan na rin nakulong si Sir Marvin. Ilang taon pa lang din siyang nakukulong noon nang mabalitaan kong namatay na rin siya dahil sa pambubugbog ng mga kapwa niya preso. Ngayon ay halos 10 taon nang nakakalipas. Mula na mangyari sa akin ang lahat ng ito, Papa Dudut. Mabigat pa rin balikan at alalahanin dahil palaging may mga tanong na nabubuo sa isipan ko. Paano kung hindi kaagad ako naniwala sa mga sinabi ni Sir Marvin noon? Paano kung hindi ako nagtiwala sa kanya? Paano kung nalaman ko kaagad na sinasadya niyang kuhanin ang tiwala ko para mapagsamantalahan ang kainosentihan ko? At paano kung nalaman ko kaagad ang totoong ibig sabihin ng consent at grooming? Siguro hindi maagang masisira ang buhay ko noon. Maswerte ako, Papa Dudut, na may mabuti akong mama na kahit kailan ay hindi ako pinabayaan. Minsan mang sumama ang loob ko sa kanya dahil sa sobrang pagtitipid niya dati, alam ko na ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon. Yun ay para matupad niya ang pangarap ni Papa na makapagtapos ako ng pag-aaral. Salamat po sa pagbabasa nitong liham ko, Papa Dudut, at umaasa ko na nakapag-iwan ito ng aral at babala sa mga kastorya nating nakapakinig ng aking kwento. Lubos na gumagalang Elisse. Marami pa tayong hindi alam sa totoong nangyayari sa ating paligid. Hindi naman kasi lahat ay tinuturo sa school. At ang pagiging inosente ng isang tao ang madalas na nagiging dahilan para sila ay masaktan at mapagsamantalahan. Muli, maraming salamat sa ating letter sender na si Elisse sa pagbabahagi ng isang mabigat na kwento sa araw na ito. At salamat din sa pagtitiwala mo sa aking YouTube channel. Ito yung mga klase ng sulat na kahit ako ay hirap na basahin dahil sa bigat ng pinagdaanan mo sa buhay. Mahirap naman kasi talagang lumaki nang hindi mo kasama ang papa mo tapos ay palagi bang busy ang iyong mama sa pagtatrabaho. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng guidance counselor mo na si Marvin para kuhanin ang loob at tiwala mo. Hindi kita masisisi na nagtiwala ka kaagad sa kanya dahil sa edad mo ng panahon na yon ay marami ka pa talagang hindi alam sa buhay. Mga panahon na naghahanap ka ng isang tao na pwede mong sandalan at pagkatiwalaan. May mga bagay talaga sa buhay natin ang hindi na pwedeng ibalik dahil sa mga naging pagkakamali natin. Ang pwede na lang nating makuha mula dito ay ang aral na maiiwan ito sa ating buhay. Maswerte ka rin talaga sa mama mo na kailanman ay hindi ka iniwan o pinabayaan. Kaya sana ipahalagahan mo rin ang bawat oras na makakasama mo pa siya. Mga kastorya, kagaya ng sinabi ko na dati, maraming mapagsamantalang tao ang nagkalat sa ating paligid. Pasimple silang nagmamanman para sa kanilang magiging susunod na biktima. Kaya kailangan na maging alerto at maingat tayo sa mga taong kakausapin at mapagkakatiwalaan natin. Dahil pwede yung maging dahilan para mapahamak tayo o ang mga mahal natin sa buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.